Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today po guys, andito po tayo sa Pinagsama. Meron po tayong ang topic po natin today is gagawa po tayo ng framing ng double walling po sa side ng building. So kung bago pa lang po kayo sa channel namin, paki-support naman po, i-subscribe. So yun po, ang materials po na ginagamit natin sa paggawa ng double walling is yung metal stud tsaka yung C4 lens. Yung size po ng pulina natin is 2x3, tapos yung metal stud natin is same as 2x3 also. Naka-slope po yung ibabaw para yung pagsak ng tubig pababa, and then ang paglagay po natin ng pricing board po ang tawag doon, or hardy flakes. 1/4 po yung kabilaan po yung paglalagay. So ang ginawa po natin, naglagay po tayo ng tatlong vertical na poly na. Tapos yung second board na ito na yung metal stud. So tatlo po yung metal stud na nilalagay natin horizontally, kasi dalawa po yung spacing natin, dalawa po, divide po sa dalawa. So mayroon pa po yan sa taas, saka sa baba. Nakatox po actually na yung metal stud natin sa baba is naka-anchor po or nakatox po sa concrete para po hindi gagalaw pag inahangin. Ayan po guys, naka-slope po yung purlina natin. Yung pricing board po is nasa loob, and then yung kabila naman nasa labas. So how to fit po yung pricing board natin, actually naka-metal screw lang po, o black screw. Whereas yung mga metal stud natin na framing ay naka-rivets po sa purlina. Ayan. Nasa second floor na po kami, kasi ito po yung papatakpan ng may-ari, papadouble wall po kasi. Ang purpose po namin dito is para maiwasan po, makontrol yung magnanakaw during night time. Kasi dati po, nanakawan na po sila. Kaya yun, pinapagawa na po nila yung pagdouble wall sa sidings. Pag nasa kalsada po kayo, ito po yung left side. Pag sa right side naman, yung third floor lang po yung nilagyan ng double wall, kasi yung second floor concrete wall na po siya. Ayan po guys, meron po siyang second floor at saka third floor. So po yung stairs papunta sa third floor at pababa, same time ng second floor. So yun po, yung metal stud natin, yung poly natin, naka-welded po yung poly natin sa structural. Guys, dinidrill na po na kasama natin yung paglagay ng rivets para malagay po natin. So, pakisupport lang po sa video natin para marami pa po kayong makikita o matutunan. At the same time, manotify namin kayo para sa future coming videos. Ayan po guys, tatapos pa po kahapon yung flooring. It's made of marine plywood po, 3/4 size. And then after that, lalagyan po natin ng vinyl tiles. Vinyl tiles po ang required ng client, pati sa third floor. Yung isa pong kasama natin guys, nasa third floor po, nagka-cutting po ng hardy flakes o pricing board para dito sa siding sa taas, third floor. Puntahan po natin guys para makita natin
Ayan. Ito yung stress packet po na third ko. Ayun yun. Kasi kasi guys, pagkakapin po siya. USA electric jigsaw. Pagkakapin po sa different page. Share lang po, paki-like and don't forget to subscribe po. Pa-support lang po sa video natin para marami pa tayong may share na video sa future. So, thank you for watching and have a nice day.